What is up guys? Today, share ko lang yung mga upgrades na ginawa ko sa Aerox ko and kung magkano ko sila nakuha and kung paano ko sila nakuha as well. Kasi kadalasan sa mga yan or lahat ng mga yan, mga major upgrades ko na accessories ay below SRP. So, let's go! So first, Moto Wolf version 3. Sa Shopee to, 500 yata or 400 something. Then, Moto Wolf na cup holder, 350. Yata. Then ito, SEC 47 liters at saka SEC Zenith bracket. So, itong 47 liters, kung napanood yung mga iba kong video, may benta ko nyan. So, nagtitinda ko nyan. And then, pati yung Zenith, tinda ko din yan kasi SEC. So, sabihin na lang natin na 2.8 sa back at 1.5 sa bracket. Kung magkano ko siya nakuha, kunwari na lang. Kasi, nagtitinda talaga ako nyan. So, ginamit ko lang siya. Kung napanood nyo pala yung isa kong video na DC Monarch yung bracket ko dati, tapos ngayon, Zenith na gamit ko. Ito talaga yung dahilan. Nakikita nyo yan. Para sa akin, mas suwabe siya tignan. Mas okay. Yung ganyang type, pabilog. Yung isang bracket na dito lang, hindi ko sabihin yung pangalan. Maganda din yun. Kaso, di ko kasi kaya yun eh. Masyadong mahal para sa bracket lang. For sa akin ha, sa opinion ko. Yun sana. Kaso, ito rin, tingnan nyo naman. Mas okay siya yung itsura niya. So inaantay ko lang talaga itong Zenith na bracket. Start to dati sa version 1 na dumating. Kaya inunan ko muna yung DC Monorack para meron akong gamit. Kasi kadalasan naglalagay ako ng mga box dyan for deliveries ng mga tinitinda ko. So nung dumating yung Zenith, yun, pinalan ko agad. Wala akong video nyan. Wala akong vlog kung paano ko siya install or unboxing. Kasi may video ko nyan pero di ko na tinuloy. Ang nangyari kasi, yung common issue ng Stark dati, yung bakal niya na alloy yun eh. Tingin ko alloy siya. So, parang pundido, marupok. Gusto ko kasi siyang parang sobrang sturdy, na sobrang tigas na naka-fix na siya. Yun yung nung gamit ko yun, medyo mataas siya. So, ang nangyari, itong dito na part, yan nakita niyo na gasgas. Ang nangyari dyan, so since masyadong mataas to, ito mas mababa. Ang nangyari, tumatama siya. So, dahil parang palpak, di ko na tinuloy. Pero, ginamit ko pa rin siya. So, di ko lang siya ginawa ng vlog. And then, yung dito nga niya, yung parang mahabang bolt na may butas sa taas. Ang nangyari naman, maalog kasi to. Nung yun pa yung nakalagay, maalog pa siya. Kasi mataas yun eh. So, ang nangyari, ginawa ko, hinigpitan ko. Nung hinigpitan ko ng hinigpitan, nabali yung sa loob. So, madali lang naman natanggal. Ginawa ko, binareno ko lang. Tapos habang binabareno ko, bubutasan ko sana tapos iikutin ko, dumiretso na siya, so umikot na rin siya, tumagat yun sa drill bit ng barena. So ang ginawa kong setup ngayon, kung nakikita nyo, ayan ang kapal nung tube na to, parang sa ano yata to, sa mga tubo ng tubig. So nabili ko lang siya sa hardware. Ang ginawa ko, yung setup na sa DC Monorack, yung may mahabang bolt, mga ganyan yata ka ba yun, mga I think 5 or 6 or 7, mga ganun inch. Ganun yung ginawa ko. Tapos ito, since ang kapal nito, ano lang yan eh, mga 8 inch yata yan na ganyang kabang tube. Hinati ko lang sa gitna. Grinder ko lang, hinati ko sa gitna. Tapos, okay na siya. As in, sobrang ano niya, yung gusto ko na parang matibay talaga siya. Maganda naman nangyari. So, kumbaga, modified na to eh. Hindi na siya yung sa stock na Zenith bracket. So, kung ako sa inyo, yun din marirecommend ko pag gagamit ka ng Zenith na bracket. Ito rin yung sa plate nya, kung napapansin nyo, straight na yung box. Kanina yung box, di ba yan, diretso yan. Medyo paslan sya na ganun, dahil sa bracket. Ang ginawa ko kasi, nilagyan ko ng spacer dito dati. Nilagyan ko ng washer para umangat to. Kasi dati nga sumatama to. So, ginawa ko, nilipat ko sya dito. Ayan. Nilipat ko, pito yan, pitong washer. Tapos yun, naging straight na siya. As in, medyo naman, at least pantay na siya. Hindi na siya yung nakaganon kanina. Hindi ko lang na-picturean pero at least ganyan na siya, hindi na siya ganon. So yung bracket ko is talaga modified na siya. Next, itong RCB. So sa V series kasi ng RCB, merong VE, tapos VS, tapos VD. Yung tatlong na-adjust. Yung sa VE, ito. Isa lang siya na-adjust. So, para siyang YSS na ano, G-series.
ito lang ina-adjust. So sa VE yun. Sa VS naman, meron siya dito. And then sa VD, yung meron dito. So ito, pinaka ano lang, pinaka basic ng V-series. SRP nito, alam ko 8K. Pero nakuha ko to second hand, 5K lang siya. So hindi ko na rin ginawa ng vlog kasi since second hand naman siya, parang corny ng unboxing. So hindi ko na ginawa. Pero since wala akong video about doon, kung isipin nyo maganda pa yung play, yes, maganda yung play niya, pero hindi siya yung masasabi kong sobrang ganda. Ang nangyari lang, kung sa stock nyo is mapapansin nyo, matagtag, kapag yung mabilis and then may lubak, parang napapatalon kayo sa upuan or tinutulak kayo nung shock pa ganun, di ba? Dito naman, imbis na ganun, stable na siya. Ang nangyari na lang, medyo ano, ay nararamdaman ko yung lubak pero hindi na ako tinutulak. So, yun yung gusto ko talaga. Para stable kapag masyadong mabilis nasa 80, 90 ganun tapos medyo malubak yung kalsada. Ang tendency kasi sa akin tinutulak ako nung upuan eh. So okay siya sa akin. Pero kung may budget lang ako noon, may nakita akong VD noon na 8K, yun na yung kinuha ko. Pero since ito okay naman siya, pwede na. Ito naman, Yamaha Tire Hugger Genuine. Nakuha ko to 1K, second hand din. Ang sabi sa akin ng seller, second hand daw na binili niya, akala niya pwede sa version 1 kasi version 1 yung motor niya. Usually ito nung lumabas 1.8 and then naging 1.5, meron ngayon mga 1.2 alam ko. Ewan ko lang kung meron 1K ngayon, pero ilang buwan na to sa akin, 1K ko lang siya nakuha. Kung tatanungin nyo, total di ba na wala ng putek? Meron pa rin, lalo ng pag umuulan syempre. Pero kapag yung tuyo yung kalsada, meron lang mga basa na onte, hindi naman siya pumapasok. At least hanggang dito lang. Ang nangyayari lang ngayon, imbis na dumidiretso siya dun sa may makina na part, at least nababawasan yun sa makina. So yun yung good thing, di ba? And then ito, RCB RB6 pang Aerox. And then, Gecko High Grip. Same size ng Aerox stock size. Ang storya nito, nakuha ko siya ng swap ad. Bali, if brand new, nasa 9K plus, 9.2 yata, 9.5 ganun set. Kasama na syempre yung sealant, pulong, mugs. Tapos, gusto ko talaga magpalit ng mugs noon. Kasi sabi, mas maganda yung performance. Actually, totoo. Nung nagpalit ako, nung pauwi ako, ang gaan niya. May onting dagdag sa arangkada. Kasi mas magaan siya. So, ramdam ko agad yun noon. Yun yung agad napansin ko. So, yun. Satisfied ako dyan. So, kumpra nyo yan. Nasa 9.5, 9.2 yata. Set na yun ah. And then, nakuha ko lang siya, nag-swap kami ng stock ko. 4.2 yung inad ko. Bakit naging 4? Dapat 4,000 lang. Ang nangyari, ako kasi nag-backlash tapos wala akong pang backlash nung stock na ano, nung stock ng Aerox. Star kasi at parang star yung ano niya, parang ganito. So, di ko napansin yun. Wala akong dala. So, wala akong pantanggal. Sabi niya, kunin ko na lang daw, add na lang ako. So, nag-add na lang ako din. So, dapat usapan lang namin 4K para sa mugs sa pagulong naging 4.2. So all in all, 4.2 yung binayaran ko. Ako yung nagbaklas at nagtabit. So technically, imagine natin na yung stock ko, nabenta ko ng sabi natin pinaka-maximum 3K. 3K, no? Kasi tingin ko malabo ngayon sa 3K. Pero sabi natin 3K natin nabenta. Tapos binili natin to. Ang total pa rin, 4.2 yung inad ko sa 3K, 7.2. So yung brand new nito nasa 9,500 or 9.2 less yung 7.2. Sabi natin 9,000 less 7,000. So nakatibit ako ng 2K sa set na yan. Kasi 1 month pa lang naman niya nagamit at kita naman nakapal pa siya. Makinis yung mags ha. So yun, panalo din ako doon. Then mga minor upgrades na lang. Tulad nitong hook. Ito galing to sa Mio ko. Nilagyan ko lang ng spacer dito. Tapos mahabang bolt. DIY lang din. Stainless bolts. Visor bolts. Stainless visor bolts. Ano ba to? Dente lang yata ko dyan. And yung motor oil saka gear oil. Motul. Yun lang naman yung mga upgrades ko sa ngayon. So, comment kayo guys kung ano pa magandang upgrade. Tingnan nyo, ano pa ba ang kailangan natin dyan. Comment kayo ng mga magandang upgrade na pwede natin idagdag. At saka, comment nyo na rin kung sakali nagbebenta kayo. Comment nyo na rin yung ano nyo, shop nyo para tulungan tayo, support tayo sa isa't isa. Balak kong palitan dito, ano eh, side mirror, yung Ducati side mirror. Saka, paano ko sana to? Lever, saka footrest. Powder coat na black para suwabe yung black nya. Tapos kung napapansin nyo pala, ito, yung mga parang silver na stock, pinalitan ko nung sa Mio ko ng black kasi hindi talaga bagay sa kanya yung silver. Mas gusto ko yung konti lang yung kulay niya. So yan, ito, silver. Mas gusto ko sana black. Tapos ito pala, bar end, bikers bar end. So SRP nito 1K,
Pero nakuha ko lang to sa supplier ko. So sabihin natin 300 instead of 1K na SRP. Kung red din yung Aerox nyo, tapos nagbabala kayo na ma-upgrade na to, at least meron na kayong idea kung itsura nyo in person. Thank you for watching, guys. Kung nagustuhan nyo to, please hit the like button and subscribe kung di pa kayo nag-subscribe. Comment kayo ng mga suggestions nyo dyan sa baba or kung ano mong gusto nyo i-comment. And thanks for watching again. See you on the next one. Bye!